What is happening to our PNP? Pati babae, marunong na magsisinungaling? Pinagalita ni Senator De La Rosa si Sergeant Mananghaya dahil sa 1.7 milyon na pera sa loob ng maleta. Ang tanong ni Bato, bakit ikaw ang sumasagot kay Gonzales? Hindi mo naman pala nakita. Nagduda si Senator Bato at munti ka nang i-cite in contempt si Sergeant Mananghaya. Hindi mo nakita ang pera, hindi mo nahawakan ang pera, pero siya daw ang nag-claim na 1.7 milyon ang laman ng maleta. Ang tanong, nagsasabi kaya ng totoo si Sergeant Mananghaya, mga kababayan? Which is which? Ah, sino ngayon na nagsasabi ng totoo sa yung dalawa? Ano, yun lang po ang pagkakasabi ko sa kanya, yung reward. Pero wala po akong sinasabi tungkol sa ALPA. Kasi kagaya po sinabi ko po nakaraan. Gonzales, wala po talaga. Directly sinasabi ng tauhan mo na hindi yung para sa ALPA. Tapos ngayon, ikaw humihingi kay Domingo ng para sa asset. So sino ngayon ang asset nyo? Normally, Your Honor, pag humihingi po tayo ng reward, hindi naman po para sa atin. Humihingi po tayo ng reward, hindi naman po para sa police. Wala pong hinihingi. Oh, yun na. That's very clear. Yun po yung totoo. Meron ba talagang kaya po yung recipient yan? Kaya po yung sinabi nila sa akin na reward para po doon sa Alpha, mga 541 po, pumunta po ako kay Juan. Okay. Wala pa akong nag-cite in contempt dito na babae na police, ha? Please don't make me do that, ha? Nakadalawa ka na, ha? Kanina, yung pera na sinasabi mo 1.7, hindi mo nahawakan, hindi mo nabilang, hindi mo nakita, pero ikaw nagsabi na 1.7. Very clear yan na pagsisinungaling, iha. Ha? Huwag mo akong pilitin na mag-contempt ng isang babae na pulis. It will really break my heart. Kaya, please, magsabi ka ng totoo. Pagdating dito ngayon, itong sinasabi ni Gonzales, kung ikaw ba humingi ng reward para sa ALPA ninyo? So kung ganun ang pagkasabi, may hawak ka na ALPA. So ngayon, may ALPA ka o wala? Direktahan tayo. Wala po akong ALPA. Sige. Hindi po kumahawak na ALPA. Sige, wala kang ALPA. Paano ngayon yung impormasyon? Saan galing yung impormasyon? Doon kay Mayo. Paano ninyo nahuli si Mayo? Pabalik na naman tayo dito ngayon. Your Honor, information lang, kagaya po sinasabi ko po nakaraan, puro information lang po ang binibigay po namin. Kasi po IFLD po kami. Kami po yung nagbibigay ng information. Kaya nga, saan galing ang information ninyo? Paano kayo makabigay ng information kung walang ibang source? Kayo lang inimbinto nyo yung information? Your Honor, hindi po. Paano? Your Honor, yung trabaho po na yon, yung trabaho po namin, kami na po yung nag-build up po noon. Kumbaga po, yun po yung mga dating trabaho na rin po na ginawa po namin na yun naman pala wala kayong informant. Kayo nag-build up. Kayo nagsumikap na makaproduce ng impormasyon. Dito kasi tayo nagkagulo-gulo sa issue ng informant. Dahil gusto ninyo, kung sa Bisaya pa, gusto ninyong kuprasin. Gusto ninyong, alam niyo yung kupra? Sa Bisaya, yung kupra, yeah, yung harvest time. Kasi ang buhay doon sa Mindanao, kami masyadong dependent sa kupra. Pag sabing kupra, harvest time yan. Magkupra tayo, may magkakapera tayo. Gusto ninyong kuprasin, gawing kupra, yung reward na 2 million para sa informant. Kaya nagkandalit-silit siya ang trabaho ninyo. Ano? Wala kang informant, di ba? Pero kiniklaim ninyo ang reward money. Ibig sabihin, gusto talaga nyo kunin yung 2 million. Your Honor, hindi po kami yung operating team po ng pagkakahuli po kay Sergeant Mayo. Ang SOU-4A po, sila po yung mag-claim po sa PIDEA po. Yun po yung reward sa PIDEA nang gagaling. Eh, kung sila operating unit, sabihin din naman nila, informant galing sa inyo. Kayo may hawak na impormant. So in the end, kayo rin talaga magtatanggap ng pera. Unless kung si Gonzales lang ang magbulsa ng pera na ito, hindi makarating sa inyo. Kasi si Gonzales man, nag-claim ngayon doon kay Domingo. Ha, iha, ayaw kong mag-contempt ng babae.
That's the last thing that I would like to do. Ha? Kaya magsabi ka ng totoo. Ha? Balikan kita doon sa pera. Nakita mo, hindi. No, nabilang mo, hindi. No, Your Honor. Ha? Bakit masyado kang kumbiktado na mas convinced ka na nagsabi kay Gonzales na 1.7 lang ang laman ng malita galing doon sa opisina ni Juan Mayo? Yun po kasi yung kasabihin ko po, yun po kasi yung kwentuhan. Yung sino nagkwentuhan? Yung lahat po ng... Sino? Sige, sabihin mo. Sino nagkwentuhan? Na narinig mo? Sa grupo po. Sino grupo? Sabi ka ng pangalan. Sino grupo? You want to conceal the truth? I will contempt you now. Sige. Yun din po kasi yung usap-usapan nga po na... Usap-usapan nga? Sino nga nag-usap? Alam nga naman, narinig mo lang yung sa radyo? Sino? Sige, sabihin mo, sino nagsabi ng 1.7 para maniwala ko sa'yo na hindi ka nagsinungaling? Sino nag-usap? Narinig mo? Sige. Wala po yun. Ha? Wala, narinig mo, tapos walang nag-uusap. Honor, pasensya na po kasi hindi po kasi ako makapag-isip. Kasi po, may panareceive na rin po kasi ang Napulcom na charge po namin eh. So, ha? Kailangan po namin maghanap ng abogado pa kasi wala. Naku, pabugado-ubugado ka na ngayon. Akala ko, matino ka na babae. Ngayon, pabugado-ubugado ka na. Sinabi mo na 1.7, tapos hindi mo masabi-sabi yung kasamahan mo? Takot ka sa kanila? Oh, Your Honor. Ha? O ngayon, imbinto mo yun. So, i-contempt kita ngayon dahil nagsisinungaling ka. Nag-imbinto ka lang pala. Hindi po, Your Honor. O, hindi pala. O, bakit hindi mo masabi kung kanino mo narinig? Kasi po, Your Honor, nakalimutan ko na po kung saan ko na, kung kanino ko po nadinig. Ang hirap naman po. Uy! Uy, kababaw mo naman, Iha. Uy, kababaw mo naman. Masyadong mababaw yan. Ay... Ganito na yung training natin sa ating kapulisan, mga generals. Ha? Generals, what is happening to our PNP? Pati babae, marunong na magsisinungaling, policewoman. We during our time, we held our policewoman in very high respect dahil sila yung pinakalas na magsinungaling. Pero ngayon, ganyan na, harap-harapan na magsinungaling, Mananghaya. Taga saan ka ba, Mananghaya? Sampaloc po yon. Sampaloc, alam mo, mayroon akong buddy-buddy, very close sa akin, sa PMA, nung kadete kami. Si Kadet Jongke Mananghaya, may his soul rest in peace. Very close yun sa akin, taga Bulacan, Baliwag, Bulacan. Anak ng dating mayor ng Bulacan yon. Very close sa akin. Napakabait yun na Bulacan nyo. Hindi yung nagsisinungaling. Ewan ko sa'yo, bakit ganun ka? Ha? Mananghaya, you said hindi ka kasama doon sa pag-raid. Ngayon, pagdating sa pera, alam mo na 1.7 million ang nakuha ninyo doon sa Malita. Your Honor, hindi po kami nakakuha nun. Nabalitaan ko lang din po, kaya sinabi, may pera po na ganun nga po. Nabalitaan? Yes, Your Honor. Nabalitaan? Yes, Your Honor. Hindi mo nakita ang pera? Hindi ko po nakita yung pera. Hindi ko po nakita yung pera, Your Honor. Eh bakit ikaw sumasagot kay Ibanez? Hindi mo pala nakita ang pera. Hindi mo nahawakan ang pera. Tapos ikaw ang malakas magsabi, mag-claim, na 1.7 million lang yun na, sir. Ha? Paano yun? Hindi mo nakita ang pera, hindi mo nahawakan ang pera, pero ikaw nag-claim na 1.7 million lang yung laman ng malita. Paano nangyari yun? Kasi nabalitaan din po. Nabalitaan? Kanino mo nabalitaan? Sa mga usap-usapan. Usap-usapan? Marites ka. Ha? Marites pala to. Usap-usapan. Gusto mong pakita ko sa iyong video? Kung gaano ka, how convinced you are, how convinced you were that only 1.7 lang talaga yun, sir. At, Ribusura, ikaw pa eh, parang nagpapakita ka pa ng galit kay Gonzales dahil nga,
nag-i-insist si Gonzales na malaking halaga yung pera sa malita na yun. At nung lumabas ka galing sa CR, sabi mo pa, hindi yun, Gonzales, 1.7 lang yun. Galit na galit ka pa. Alam ko ikaw, napakamaro ka na operative eh. Manoy ka masyado na operative. Alam ko yung pananalita mo eh. Pag isang maro na operative, alam ko yung style eh. Paano mo nalaman na 1.7 million lang yung pera sa malita? Hindi ko po alam, Your Honor. Eh, paano ka nag-second demotion kay Malanghaya na 1.7 million lang? Hindi po ako nag-second demotion, Your Honor. Gusto mo ipakain ko sa iyo yung video? Wala po akong sinabi, Your Honor, na 1.7. Anong sinabi mo doon sa harapan ni Gonzales? Anong sinabi mo sa harapan ni Gonzales? Apo sa pera. Gonzales, anong tinanong mo doon? Your Honor, yun nga po ang tiyatanong namin ni Lieutenant Amirol, kung anong laman ng mga maleta na mga binuhat nga po ng SOU4A at saka ng IFLD. Anong sagot sa iyo ni Rebusora? Ang alam kong sumagot po sa akin ni si Sergeant Mananghaya, sabi niya 1.7. Ang sabi po ni Sergeant Rebusora, alam naman daw ni Mayo kung ano yung mga laman ng bodega niya. Mayo, magkanong laman ng malita na mabigat na kinarga nila? Na pera? Your Honor, I invoke my right to remain silent. Ikaw na nga tinutulungan dito eh, dahil pera mo yun eh. Tapos pa invoke ka pa. Ha? Tinutulungan na nga kita ma-recover yung pera mo na ninakaw ng kasamahan mo. Kahit na masama kang tao, tinutulungan ka pa rin namin dahil masama yung ginawa nila. Ninakaw nila yung pera mo. Lending yun eh. Lending company yun. Therefore, may pera talaga. Tulungan ka na namin ma-recover yun. Invoke ka pa dyan. Ha? Pera mo yun. Lending mo yun. Napakalaki ng lending company ninyo dahil it was run by drug money. Ha? Napakalaki yung pera ng lending mo. Sergeant, sige. Mr. Chair, Sergeant Mayo, the question of the chair, si Senator Boto, is not incriminating. So you better answer the question of Senator Boto. And please do not invoke your right to remain silent. It will not incriminate you. Your Honor, may I consult with my lawyer? Okay lang, sige. Your Honor, I invoke my right to remain silent. Sino ba ito, abogado mo? Attorney, are you sure you're giving the right legal advice to your client? Because the question of Senator Boto is not incriminating to your client. Are you sure you're giving the right advice to your client? Tinutulungan na nga namin eh. Hindi naman namin kayo tinatanong kung sa'yo ba talaga yung shebo na nakuha doon sa building mo. Kasi that is, yan man ang kaso ngayon. Pero ito, tulong ito sa'yo dahil pera mo yun. Kahit na whatever the source of that money, legally speaking, pera mo talaga yun. Dahil lending company yung opisina mo. Tulungan ka namin ma-recover yun. Kung ilang million man yun. Kasi nakita natin, ang bigat-bigat yung malita na kinarga nila doon sa sasakyan. Kabigat ng malita na yun. Nagduda nga ako, hindi yung tag 1,000 peso bills. Baka puro barya yun na tag 20 pesos na coin. Dahil ang bigat talaga. Halos tatlong tao, dalawang tao yung nagkarga ng malita na yun. Ayaw mo? Sorry, Your Honor, but I have to invoke my right to remain silent. I'm also sorry for you.
I am sorry for you. Gonzales. Mr. Chair, if I may. Yes, yes, go ahead. Thank you, Mr. Chair. Okay, Colonel Gonzales. Again, bakit ka nandun sa area ng WPD noong October 8? Good morning, Your Honor. Your Honor, at unang-una po, tinawag po ako ni... Pakilakasan, pakilapit yung mic. Unang-una po, tinawag po ako ni Lieutenant Tameron na pumunta dun sa area kasi proud po siya na naka-accomplish yung pedeg ng malaking halaga ng shop. Sino ito? Si, proud na proud sino? Si Lieutenant Amerol, Your Honor. Lieutenant? Amerol. And pangalawa nandito po... Nandito siya? Opo, Your Honor. Okay. Pangalawa po, tumawag po sa akin si Sir Ibanez na mag-proceed po doon sa area. Na? Mag-proceed po doon sa area, doon sa kwan. At ang sabi po niya sa akin, ang exact na pagkakasabi niya sa akin is, hindi niya alam kung ano yung ginawa ng tao niya, baka pwede pumunta ako doon at mayroon, nalimutan ko lang po sir yung nasa statement ko sir. Pero ang tema po sir, pinapunta po niya ako dahil parang titignan niya kung anong ginawa ng tao niya kasi parang nalaman po niya na may mga dati po akong tao na na-involve po sa paghuhuli kay Sergeant Mayo. And pangatlo po sir, hindi lang po nila inaamin sir ng PDEG. Mayroon po kaming arrangement na tutulong po ako sa kanila at mag-provide lang po ako ng information. And po Your Honor. Okay, during the narration of Gerald Domingo, he mentioned your name, Colonel Gonzales, na bakit ka nga nandun sa crime scene. At ang sabi mo kay, if I'm not mistaken, kay Gerald Ibanez, na bigyan ng reward yung informant mo. Nabigay ba yung reward? Ganito po yun, Your Honor. No. Yes or no? Nabigay ba yung reward? Wala po kong narisyon doon, Your Honor. Wala pong naibigay, Your Honor. Ano? Wala pong naibigay doon, Your Honor. Wala naibigay. Okay. Next question. Who is your informant? Yun nga po ang sinasabi ko po, Your Honor. Hindi po sa akin galing, sir, yung information. Ang sabi mo kay Gerald Ibanez. Gerald ba? Colonel. Gerald Ibanez. General Domingo, sir. Ibigay mo na yung reward sa aking informant. Is that clear, Gerald Domingo? Yun ba yung sinabi mo? Yes, sir. All right. Now I am asking you, Colonel Gonzales. You better tell the truth. Yes, Your Honor. Ito po yung nangyari, Your Honor. Who is your informant? Period. Your Honor, hindi po ako yung nagbigay ng information, Your Honor. Ang ganito po yun, Your Honor, yung nangyari po. Dumating po ako doon 4:29 po ng hapon. Nung nakausap po nga po sila, mayroon mga usapan po nga kami na may follow-up nga daw, pero hindi po ako doon pumapayag. Naririnig ko lang po yung usapan nila na ganun po ang gagawin nila, pati po yung mga options. And then, kinausap ko po si Sir Domingo, sabi ko, Sir, baka pwede kausapin ko lang muna yung mga dati kong tao. Ang sabi niya, okay, sige. Actually, Your Honor, binigyan po niya ako ng 5,000 pesos para pakainin po yung mga tao. Lumabas po ako doon after more than 15 minutes for 4:46, Your Honor, kinausap ko po sila. Pumunta po kami sa isang restaurant, or parang tapsilugan po yun, Your Honor. Yun nga po ang sinabi ni Sergeant Mananghaya sa akin, Sir, paano naman daw po yung reward para po sa alpha nila? Ang pagkakarinig ko po is yung alpha nila. Kaya po nung Sige. Mananghaya, sinong alpha nila? Sinong alpha nyo? Your Honor, kagaya po ng sinabi ko noong nakaraan na session, wala po kasi, hindi po kasi ganun ang pagkakasabi ko. Yung reward po na sinasabi po namin sa kanya, ito po yung binibigay ng opisina na para panggastos na rin po namin para sa pagtatrabaho. Yung, so who is lying now? Yung sabi ni Gonzales, Colonel Gonzales, para sa alpha ninyo, Mananghaya. Tapos ngayon, ikaw naman, sinasabihan mo si Gonzales na yung reward galing sa opisina na para sa operating unit. Gonzales. Yes, Your Honor. After the incident,
yung mga dating mga tauhan mo sa IPLD, itong grupo na ito. Pinatawag mo ito sa bahay mo, nag-meeting kayo, di ba? Yes, Your Honor. Actually, Your Honor, nung around October 12 po ng gabi or hapon, tumawag po sa akin si Lieutenant Amerol. Sabi niya may pinakitang CCTV nga po si Colonel Portera sa kanya. Then sabi niya, ipapatawag niya yung mga tao niya. Kaya sabi ko, sige, kausapin natin at alamin natin. Your Honor, hindi po namin itinotolerate kung may ginawa silang kalokohan. Ganun din po, yung pagpapakawala kay Mayo, hindi rin po namin tinotolerate. Yung sinasabi po ni General Domingo na follow-up, actually, Your Honor, hinintay ko po yung SPAT report. Nakalagay po doon sa SPAT report na hindi po kasama si Sergeant Mayo. Doon ko po ibinigay yung information doon sa PDEA. Kaya po, mayroon pong intervening factor. Tumawag po si former DG Villanueva, nag-text siya kay Chief PNP na ibalik nga po si Sergeant Mayo. Alam na natin yan. Alam na natin yan. Sinabi mo na yan last meeting, di ba? Yes, sir. Ang tanong ko ngayon, tinawag mo itong mga tao mo? Opo. Ano na pag-usapan nyo doon sa bahay mo? Sabi ko po sa kanila, sabi kasi nung... Saan bahay mo? Quezon City? Opo, Quezon City. Okay. Anong napag-usapan nyo? Ano po? Nire-rent ko po yan, Your Honor. Yung usapan po namin, tinanong ko sila, kasi sabi nila sa amin, nung October 8 pa lang, challenge ko na sila kung may, baka may mga tinabi sila. Kasi pulis nga yung kwan, baka mamaya magka-problema tayo dyan. Then, yun nga po, may, nag-surface yung CCTV, tinanong ko sila, ano itong CCTV na ito? Bakit mayroon kayong, nakita kayo sa CCTV na mayroon kayong mga binubuhat na mga maleta? Ang sabi po nila sa akin, sir, actually, tumahimik lahat sila. Then nagpaliwanag sa akin si Sergeant Manangaya. Ang sabi niya, sir, pera yun. 1.7 million. At yung kalahati nga po, kinuha po ni Colonel Olonan. Ayun po ang sinabi niya. Pero sabi ko, hindi ako naniniwala dyan kasi mabigat. Yung nakita ni Amiral is mabigat. Yan po, Your Honor. Mabigat daw kasi puro barya. Kaya mabigat kasi puro barya, puro sinsilyo. Siguro po, Your Honor, sila na po magkaliwanag dyan. Go ahead, Senator Bong Revilla. Okay, kay Colonel Gonzales. Colonel, who is the certain Michael Bagang o Bagang? Yes po, Your Honor. Siya po yung confidential informant ko po, Your Honor. Nandito ba siya? Negative po, Your Honor. Negative? Yes po, Your Honor. Kasama ba siya dito sa operation na ito? Negative po, Your Honor. Hindi po siya yung informant. Ito daw, pinagkakatiwala mo daw itong tao na to? Actually po, Your Honor, siya po yung isa pong informant ko po, Your Honor. Lahat po naman po na binibigay niya ang information is naka-Copland naman po. It's so, on Copland base. Opo. Andun din po siya sa Copland po. Nakasulat po yung pangalan niya doon, Your Honor. Akorda, pakitignan niyo rin yung tao na yun, yung Michael Bagang. Baka may kinalaman din dito yan. Sigurado kang walang kinalaman dito sa kasong ito, ha? Negative po, Your Honor. Yun nga po ang sinasabi ko. Gusto po kasi nilang palabasin na sa akin po yung informant. Ito po yung kapalit mong pagkas. So hindi sa kanya galing itong info na to? Negative po, Your Honor. Negative. Opo. Kasi normally naman yung mga binibigay kong information sa IFLD, dumadaan po yan kay Sir Portera at saka kina Lieutenant Amirol, sila po nagpa-process. Then kung, kasi po yung binibigay ko po sa nila, raw information lang po yun. Then sila po nagpa-process, pag okay na po, pag buo na yung trabaho, doon po sila po nag-assign ng kung sino po manghuhuli o anong iso yung bibigay. Yung po, Your Honor. Alam mo, Gonzales, kahit na nagdududa ako sa'yo, at least yung nakita ko yung video, medyo nagtiwala tuloy ako na meron ka pa rin naiwan na malinis na hangarin sa puso mo. Dahil ayaw mong gumawa ng kalokohan itong mga dating tauhan mo. Doon sa nakita kong video
na kinumprunta mo sila about the money. Kaya sana tuloy-tuloy yung ganun na klaseng ugali na isang opisyal na ayaw gumawa ng kalokohan ng mga pulis na under sa kanya. Pero alam mo, bakit tayo interesado sinong informant? Dahil kung malaman natin kung sinong informant, malaman rin natin kung saan ang source nitong shabu na ito, dahil alam ko ganun kalalim yung informant na yan. Kasi ayaw magsalita ni Mayo. Ngayon, pag nakuha natin informant, siya nga yung magsasabi, sir, actually yung shabu na yan, galing yan doon, doon sa ganito, ganun, ganun, ganun. Yan ang gusto natin malam. To us and for all, matapos at ng problema na ito. Pero ngayon, parang nagtataguan kayo eh. Nagtataguan kayo. Ayaw nyo sabihin. Itong grupo mo sa IPLD, they said they are working under you kahit wala ka na sa IPLD. Sila ngayon ang source ng information. Ngayon, sabi nila, wala daw silang informant. Sila lang nagde-develop ng information na yan. Sige lang, okay lang yun. Pagdating sa reward, hindi ko na masyado pakialaman yun. Ang sa akin lang yung informant talaga para matumbok natin ang source nito. Kaya nga, balikan kita. Yung nag-escort ka kay Lasarte, Darwin Lasarte, yung lumabas siya sa kulungan galing sa QC. Sino yung pidig director mo nun? Nag-utos sa'yo na sundan mo yan. Si escortan mo si Darwin Lasarte. Oh, ikaw. Ah, si, hindi pala, si Ibanez. Sinong pidig director mo noon? Ang sabi mo, Mark Vehicle pa yung in-escort mo. Your Honor, yung pidig director doon is si Sir Lee. Your Honor. Sino? Humingi po ako ng clearance sa kanya na sunduin ko yung asset namin na lalabas sa kulungan. Kaya nga, sino nga? Si Director Lee, Your Honor. Ha? Si Police Brigadier General Lee, Your Honor. Ray? Lee. Lee? Yes, Your Honor. Sigurado ka? Yes, Your Honor. Siya po yung pidig director nun. Humingi ka ng clearance sa kanya? Yes po, Your Honor. Gonzales? Sino yung boss mo na nagdala sa'yo sa Quezon City Police District? From PDEA, binitbit ka doon sa Quezon City Police. Sino ang boss mo? Sino ang director? Actually, Your Honor, hindi naman po ako binitbit. Nag-request po si General Medina sa akin na kung gusto ko daw, sumama sa kanya sa... Sino si? General Medina, Ramos Medina, Your Honor. General Medina? Yes po, Your Honor. Ang sabi po niya sa akin, kung gusto ko daw sumama sa kanya doon, bibigyan po niya akong pwesto na maging station commander. At that time, sir, hindi, wala pa po akong experience maging station commander. At saka po, yung time po na in-invite niyo ako, February po siya nalipat doon. Ako po, sumama po ako sa kanya, March na po, Your Honor. Inisip ko po doon kasi, Your Honor, yung totoo lang po, Your Honor, totoo po yung sinabi ni General Azurin na isa po ako sa nagtrabaho nung panahon niyo po sa War on Drugs. Siyempre, natatakot din po ako, magbabago po yung administrasyon yung time na yon. Kaya minabuti ko po na sumama po sa... No, wala kang katakutan. Opo, Your Honor. Kung matino ka na pulis, ha? Yes, I tell po, you, I am your chief PNP that time. Kung yes, matino ka na pulis, malinis ang trabaho mo, wala kang dapat katakutan. Tama in po, the eyes of people and in the eyes of God. Kahit na i-charge ka, kahit anong korte, kahit International Criminal Court ka i-charge, wala kang dapat katakutan, iho. Ha? Yes po, Your Honor. Kung matino yung trabaho mo. Yes po, Your Honor. Walang kasindikatuhan. 6 years po yun, Your Honor. Wala naman pong problema sa mga trabaho ko, Your Honor.